Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tiniyas siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. At sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapayapaan at pawang kabutihan ay sumainyo, mga kapatid, Pax et Bonum. Ito ang huling Sunday, Linggo, ng karaniwang panahon. Pati na ang mga araw mula Lunes hanggang Sabado. Tandaan na kalendaryo na taon ay sinusundan natin ang yapak ni Kristo. Ginugunita natin ang iba't ibang mahalagang yugto ng kanyang buhay, pati na ng halaga nito sa ating buhay. At lalong-lalo na yung malaking mga bahagi nito, yung tiyatawag na pangkaraniwang panahon, nasa mga ebanghelyo dyan ang aral sa mga pangkaraniwang buhay natin. Yung hindi lamang nakatuon doon sa mga yugto ng paghihintay sa Panginoon, sa Adviento, o kaya sa paggunita ng kanyang kapanganakan, o sa paggunita ng kanyang paghihirap, paghahanda sa paggunita ng kanyang paghihirap, at ang paggunita sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya sa isang buong taon, inaakay talaga tayo ng simbahan at pinipili ang mga pagbasa upang ating matutunan ang mga turo ni Kristo at makapaglakbay kasabay ng kanyang mga yapak. Kaya ngayon, tatapusin natin. Kaya kung mapapansin nyo sa mga nakaraang mga araw at linggo, malimit, nakakarimari-marim yung mga humili. Kahit ako minsan, sabi ko, para ko yung nagsasawa na, wala na akong sinabi, kundi maghanda kayong sa kamatayan at sa kabilang buhay. Kasi yun talaga yung dulo. Itinutukon yung mata ng simbahan sa mga huling bagay. At ano yung huling pagdiriwang? Na si Kristo'y maghahari sa sanlibutan. Siya'y naghahari na. Kaya paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Pero may dalawang paraan para unawain yung celebration natin ngayon. Ang Kristo Rey, no? Kristong Hari. Maaari mong nating isipin ang kanyang kasalukuyang paghahari, pero maaari nating isipin yung kanyang paglalahad ng kanyang paghahari sa dulo ng panahon. Pareho nating inaalala. Ngayon, yung paghahari ni Kristo ay mas maigi sigurong unahin nating pagnilayan. Unahin daw, napaisip sila, mahaba-haba yata ito. Medyo, sapagkat napakahalagang pagdiriwang ng araw na ito. Ang paghahari ni Kristo sa panahong ito, una sa lahat ay isang espiritual na paghahari. Pagkat
pinatunayan niya noong tinubos tayo noong 2,000 taon nakaraan na siya talaga ang mamamayani kahit sa kamatayan. Ibig sabihin, kaya ang narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ay yung nangyari sa pagkabayubay niya sa krus. Isang katakatakang tagpo, napansin niyo ba? Una, nakasabit sa ulo niya yung inri. Di ba? Ito ang hari ng mga Hudyo. Tapos, nililibak-libak siya. Ah! Ikaw dati ang nagmamagaling. Ikaw dati yung nagligtas iba. Ikaw dati yung maghilom. Sige nga, ikaw ang gawin mo yan sa sarili mo. Pero walang ginawa at walang sinabi si Kristo. Ito yung kanyang unang paghahari, ika nga. Unang itinampok ang kanyang, ika nga, trono. Pero sa puntong ito, walang kadakilaan. Isang paglilibak. Ni hindi pa nga nila siniseryoso. Yun yung sakdal, pero dahil nga siya'y talunan, yun din yung panlilibak sa kanya. Saan ka nakakita ng haring nakabayubay sa krus? Saan ka nakakita ng haring walang kawal? Saan ka nakakita ng haring niluluko-luko? Kung yan ay tunay na hari, nagtagumpay ang sino mang nagbayubay sa kanya sa krus. Sa gitna ng panlilibak, may isang kumilala kung bakit siya ang tunay na hari. Pagkat siya'y Diyos at siya'y walang ginawang masama, ngunit siya'y tahimik na yumayakap sa kanyang paghihirap. Yun yung isang magnanakaw. Nakilala nung magnanakaw na siya'y karapat dapat nakabayubay sa krus. At pinatahimik niya ang lahat ng manglilibak doon sa haring nakabayubay. Sinasabi niya, sino kayo para manumbat? Sino ka para manlibak? Anong karapatan mo? Kung anumang paghihirap natin, karapat dapat tayo. Pero siya, hindi karapat dapat. Kaya, yumuko siya sa haring ito. At sinabing, alalahanin mo ako, pero dito ginamit niya future tense, kapag naghahari ka na. At ipinangako sa kanya ng Diyos na hindi sa hinaharap, ngayon din, dahil sa iyong pagpapakumbaba, isasama kita sa paraiso. Naghahari na sa iyo ako sa iyong pagpapakumbaba. Unang aral sa gabing ito. Malimit napapabuntong hininga tayo. Minsan, sa mga pagkakataong sa palagay natin, hindi na tayo karapat-dapat sa pinagdaraanan nating mga hilahil o paghihirap sa buhay. Minsan, sinasabi natin sa Panginoon, iadya mo ako o ibigay mo ito. Ngunit tila minsan, hindi niya dinidinig ang ating panalangin at tayo'y nagtatampo. Pero pinapakita sa atin ng mga pagbasa ngayon, may maipagmamalaki ba talaga tayo sa Diyos? Utang na loob ba ng Diyos sa atin ang ating pagpapakabuti? Utang na loob ba ng Diyos sa atin ang ating pagsunod sa Kanya? O tungkulin lamang nating sumunod? Nararapat lamang tayong magpakabuti. At sa harap ng kung anumang pakikibakang hinaharap natin, tungkulin lang nating manatiling mabuti ng walang kapalit. Maliban sa sumusunod lamang tayo kay Kristo pagkat siya ang ating tunay na hari. Kasi pag tayo humarap kay Kristong hari na ang pakilasa natin utang na loob niya sa atin ng ating pagpapakabuti, hindi siya ang hari, tayo ang hari. Pero kung ang ating pag-uugali ay walang akong pakialam sa mangyayari sa akin,
magtagumpay man o hindi, maging maayos man o hindi, mabiyaya man o hindi, pero susunod ako sa aking hari, magpapakabuti ako, gagawa ako ng tama, anuman ang nangyayari sa akin. Yun ang paghahari ni Kristo sa ating buhay. Kung kailan tayo yung nasa kapangyarihan, hindi tayo nagpapa-apekto sa labas, kundi kahit palpak ang mundo, kahit masama ang nasa paligid ko, at ginagawa nila ako ng kapalpakan, ako ay gagawa ng tama. Ako ay hindi maghihiganti. Ako ay magmamahal at magpapataw. Yan ang paghahari ng Diyos. At ito'y nagsisimula, hari nawa sa binyag. Ito'y nagpapatuloy, hari nawa sa bawat araw na tayo nananalangin. At ito'y nagpapatuloy at pinapagtatatag, hari nawa tuwing tayo'y tatanggap kay Kristo sa kanyang katawan at dugo. At bakit? Anong ating maaasahan? Yun ang mga paghaharing sinasabi sa hinaharap. Pagdating ng takdang panahon, Diyos lang nakakaalam. Pero darating siya at sasabihin, ang lahat na nagpapahari sa akin, ang lahat ng naging ng yumuko at naging lingkod ko, ay makatatanggap sa wakas ng gantimpalang ako lamang ang makapagbibigay. Ang lahat na nakakilala na ang buhay nila, ang saysay ng kanilang pag-iral, ang kanilang ikinakauhaw ay ako lamang at hindi yung mga inaalok ng mundo. Sa wakas, pupunin ko ang kanilang pagkauhaw. Pupunin ko ang kanilang pagkagutom. Iaahon sila sa kanilang mga pagdurusa at ikukubli ko sa paraiso kung saan mahabang panahon wala nang makadadampi sa kanilang luha, sakit o dusa. Ito ba yung ating hinahangad? At kung ito yung hinahangad, ito ba yung ating kinapapanabikan? Sa ikalawang pagbasa, inilihad ni San Pablo ang karangalan at kahalagahan ni Kristo sa kasaysayan ng tao. Kaya, ang awit ng mga unang Kristiyano ay ano? Maranata. Sa isang linggo, yan yung ating aawitin. Maranata. Anong ibig sabihin ng maranata sa isang linggo? Halika na. Magbalik na kayo, Panginoon. Yan ba ang ikinauuhaw ng ating puso? Yan ba ang panalangin ng ating diwa? Na tuwing tayo luluhod maya-maya sa dakilang misa, ang ating panaghoy, nakikita lang po namin ang inyong pagbabalik sa pagdaan nyo sa kamay ng pari para maging katawan at dugong aming tatanggapin. Na ang banal na liturhiya ay pagsilip lamang ng maliit sa dakilang pagsamba sa langit. Pero Panginoon, ipakita mo na sa amin ang kabuuan ng iyong liwanag. Ilahad mo na ang iyong tagumpay. Magbalik ka na! Halika na! Yun ba ang ating dasal? At kung hindi, ano ang inyong dasal? Lord, wag muna. Gusto ko pang ma-promote. Lord, wag muna. Pagalingin mo muna ako sa aking sakit. Lord, wag muna. Gusto ko muna makita ang one true love. Lord, wag muna. Hindi pa tapos yung aking sinusubaybayan sa telebisyon. Ano ang mas mahalaga kaysa muling pagbabalik ni Kristo? Ang wakas ng liturhikal na taon ay isang matinding pag-uusisa sa isip at puso ng Kristiyan. Ano ang mahalaga sa atin? Sana maisaayos natin ito upang pagdating sa sunod na linggo ng Adviento, talagang hahangarin natin sa ating puso ang pagdating ng Panginoon. Hindi lamang sa sabsaban, hindi lamang sa Kapaskuhan,
hindi sa 13th month pay, kundi yung kanyang tunay na kadakilaan, yung kanyang tunay na yaman, ang pagtataguyod ng katarungan, ang pagsupil sa kasamaan, ang pagyurak sa kasalanan, ang buhay na walang hanggang kapiling siya. Sa patuloy nating pagsamba, mga kapatid, ialay muli natin ang ating puso at diwa. Hindi pa nahuhuli ang lahat. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Siya'y nagtsatsaga na maghintay, manligaw, na magbalik loob tayo sa Kanya. Isaayos ang ating mga pagpapahalaga upang sa pagbabalik loob, tayo ay makapaglakbay sa lupa ng mapayapa, maligaya, matatag, at may paghahangad, magmahal sa kapwa.